sa kanila. Sa gilid-gilid na lang nananghalian ang taxi driver na si Eduardo at delivery rider na si Rene para makatipid. Pareho silang naiinip na sa pangakong ayuda ng gobyerno sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Mangkat hindi pa naman ano, wala pang sinasabi yung gobyerno na hindi na matutuloy. May siguro may ano pa rin na umaasa pa rin na maibibigay pa rin yung boss. Sana ibigay na boss para makatulong din sa pang-araw-araw. Yun, pang ano sa dagdag nga po sa ano, panggata sa anak. Nakakainip. Tsaka hindi mo alam kung saan mo siya kukunin eh. Dapat may ano ang gobyerno natin yung public announcement na dito mo siya kukunin, i-claim nga ganun. Nagtataka rin ang angkas driver na si Danilo kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila natatanggap ang matagal nang ipinangakong tulong ng gobyerno. Umasa pa rin, sayang eh. Sana kailang baka akala nila siguro na dahil maluwag na ngayon, baka hindi na i-release yun. Pero 2 linggo matapos aprubahan ng COMELEC na ituloy ang ayuda sa public transport, nga pa rin ang mga driver ng taxi, tricycle, UV Express at mga delivery riders sa gitna na naman ng panibagong pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ang dahilan, may natanggap ngang kopya ng desisyon ng COMELEC ang LTFRB pero hindi ito pirmado, kaya hindi mai-release ang pondo galing sa land bank. Kasi sir, magiging official lang po yung isang dokumento po kapag ito ay pirmado po. Medyo legalistic po. Siyempre, kailangan natin din sa COA natin po no, na may sapat na legal basis din talaga. Sa mahigit 377,000 na benepisyaryo ng programa, lagpas 111,000 pa lang ang naayudahan o wala pang kalahati. Ang mga kwalipikadong tricycle drivers, wala pa ring listahan galing sa DILG. Aminado ang LTFRB na pwedeng madelay ang 2 bugso ng ayuda na aprobado na rin ang budget. Ang target naman po, sir, is this administration naman po, supposedly nga po April, pero siguro mauusog din po ito because of the delay din po incurred no, dun sa temporary suspension po natin. So most probably by May siguro. Samantala, nangangamoy big time oil price hike na naman sa susunod na linggo dahil batay sa unang 2 araw ng trading sa international market, lagpas 4 pesos ang iminahal ng imported diesel at kerosene at mahigit 3 pesos naman sa imported gasoline. Pero may 3 araw pa naman ng kalakalan na pwedeng magpabawas o magpalobo sa magiging adjustment sa susunod na linggo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.